naging huling panayam ng big time American promoter nitong si Naoya Inoue na si Bob Arum. Kaya pinaliwanag ng nasabing promoter na kung hindi maikakasa agad ang nasabing laban ang kanyang alaga kontra dito kay Luis Neri sa unang bahagi ng taong 2024 ay kailangan ng bitawan itong si Inoue ang kanyang mga titulo. Kumbaga ay indirectly po no, ay pinapabaklas ni Bob Arum ang mga titulo nitong si Naoya Inoue sa oras na manalo ito kontra sa ating kababayang si Marlon Tapales. Keep in mind po no, na isang negosyante itong si Bob Arum at iniiwasan ito na magkaroon ng upset. Kumbaga itong si Luis Neri po kasi ay isang high risk, low reward opponent dahil meron itong mataas na knockout percentage. Ang iniiwasang mangyari no, nitong si Bob Arum ay matalo ang kanyang alaga at hindi matuloy ang super mega fight ito sa isa pang American superstar na si Tank Davis. Keep in mind po no, kung manatiling undefeated itong si Naoya Inoue hanggang sa taong 2024 ay may kakasa po ang super mega fight ito sa pinakaalaga ngayon itong si Floyd Mayweather na si Tank Davis na kung saan ay kikita po dito ng 100 milyong dolyar ang nasabing hapon. Malayong malayo ito sa kinikita ngayon itong si Inoue na nag-average lamang ng $3 to $4 million. Kumaga kung may kakasa ang super mega fight itong si Inoue kontra Tank Davis ay tiba-tiba po dito si Bob Arum. Baman ang malaking problema nito ay kung sakali nga po na ito ay ikakasa ay kailangan po nitong si Naoya Inoue na manatili sa Amerika sa loob ng 1 taon. Dito po ay nalalagay sa alanganin ang nasabing Hapon dahil nababalita po na kargado ng chemical itong nasabing Hapon. Kumaga ay batid naman po nating lahat na literal po na mabigat ang parusa ng Amerika patungkol sa paggamit ng mga illegal substance. Pero paman kung ito ay malusutan ni Inoue at hindi ito maaresto sa paggamit ng mga ipinagbabawal ay malamang naman po ay matutuloy ang super mega fight ito sa nasabing undefeated boxing superstar Tank Davis.